Hi mga ka-traders, magandang yaman pong muli sa ating lahat. At sa video na ito, SLP versus US dollar tether for the short term ang ating i-analyze. At kung bago ka lamang sa aking channel, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 17 years old na crypto trader, stock market trader, US market trader, at isa ring millennial investor. Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing and trading para naman makapag-share tayo ng kaunting knowledge sa mga nagsisimula pa lang dyan. At kung beginners ka lang sa trading, kung gusto mong matuto, may trading group chat akong ginawa for beginners. Libre lang yon. Kung gusto mong sumali, i-comment mo na yung Facebook name mo. Siyempre, paano kita may add sa group kung walang Facebook name? Kaya yun ang pinakamahalaga, i-comment mo lang yung iyong Facebook name. At kung willing ka sumali sa group. At kung gusto mo yung mga ginagawa natin na videos and content, no? Ang mga ginagawa ko kasi mga tutorial sa trading and investing at analysis and tips patungkol sa trading. Kaya naman, i-subscribe mo na yung channel natin para lumago pa yung community at makashare pa tayo ng knowledge sa mga iba't ibang tao. So, sa ngayon, ang SLP, so yung kalagayan niya, yan, nag-breakdown na nga dito sa 0.08 US dollar support natin, which is malakas, nakikita natin yung support, pero dito makikita natin na malakas pa rin yung selling pressure. So ibig sabihin ng selling pressure, ayun, no, makikita nyo naman na sunod-sunod yung bearish candlestick movement niya. So ibig sabihin, mas nanaig yung mga sellers dito at this particular time kesa sa mga buyers, kasi kung hindi, hindi yan papabayaan ng mga buyers. Kung bumaba man siya dyan, hanggang dyan na lang sa green line na support natin, which is 0.0831 na US dollars level. So kapag ka nandyan na yan, inaasahan natin na tatalbog yung price dito sa hanggang 0.09. Kaso lang, dahil nga sa mga factors din, iba't ibang factors na itong SLP sa kanyang price movement, kaya talagang nag-move siya ng pababa na ganito. So, good to trade ba itong SLP for the short-term period? So, kung makikita natin, very downtrend talaga siya, which is hindi good signal. Pero kahit na hindi good signal, syempre may mga positivity pa rin to in the short-term period. Kung makikita natin, pwede tayong sumabay dyan sa mga kaunting reversal. So, may nag-comment nga, ay, nakita mo din pala yon, good return na siya, mga 4%, no, per in just 1 hour. Kung makikita natin dito kung lalaruin mo yung range. So, halimbawa, sumabay ka dyan. So, pwede na rin. So, mga 2 to 5%, di ba? 2 to 4% na pagpasok. Kaso nga lang, very risky din yung pag-entry dito kasi sa sobrang lakas ng selling pressure niya, hindi lang long term yung naapektuhan, syempre especially for the short term period. Kahit na umangat yan ng ganyan, hindi mo yan pwedeng i-hold, di ba? Kahit sabihin natin nandito, inaasahan natin na magbe-breakout. Nung nag-breakout, let's say nag-sell ka, kaso lang, kung inaasahan mo ba pa na tataas yan, dapat hindi ganun yung goal mo for the short term. Ibig sabihin kasi neto, day trading, okay? Pagka day trading, bibili ka ngayon tapos ibebenta mo siya maya-maya. Kapag ka scalping, okay, bibilin mo siya ngayon tapos bebenta mo siya after 30 minutes. So, ganun lang kaikli yung holding period, yung pagkakaiba ng trading, investing, and scalping, kumbaga. And kung inaasahan mong tataas yan, dapat hindi ganun kasi nga, short term lang yung tinitignan natin. Isa, dalawang oras na trade, pwede na. So, alimbawa, naka-entry ka dito. So, pwede na yun. Tapos, exit ka na lang. Kapag may nakita ka ng pagtaas, kasi profit is profit pa naman din yun, di ba? So, isipin mo, kumita ka ng up to 2 to 4% in just 1 hour. So, isipin mo yung ganong opportunity. But ngayon, ang mahalaga talaga sa SLP, makataas siya or mag-reversal siya dito sa mga price levels na to, kasi kung hindi siya tataas, 'di ba? Hindi na natin siya makikita ng mga major reversal or
yun nga yung pagbawi. And another thing, kung magte-trade ka dito sa SLP, ang pinaka key lang dyan, ang pinaka key factor dyan is yung market timing mo. So yung entry point talaga yung pinaka crucial dyan. Kasi kung mali ang entry point mo, let's say dito ka nag-entry, okay, dito ka nag-entry, kala mo tataas na. So dito natin yan, ha. So tingnan nyo mabuti yung ini-indicate ko. Eto yun, dito ka mag-entry. So halimbawa, hinulaan mo na, okay, hinulaan mo na, natataas siya, pero hindi nangyari kasi nga nagmadali ka, and at the same time, malakas yung selling pressure nito. So kung nag-entry ka dito, lugi ka pa ngayon. Hindi mo pa alam kung kailan siya tataas. So pinaka-crucial part na talaga yun sa day trading, yung pagmamarket timing or yung pagbili mo sa tamang oras. Kasi kapag ka hindi, kapag ka na-late ka, eh malulugi ka talaga dito. Especially kung SLP ba naman yung gusto mong i-trade, eh. So makikitaan mo na nga siya ng downtrend, 'di ba? Bakit gusto mo pa siyang i-trade kung meron namang ibang opportunity na pwedeng sakyan? So ganun kasi tayo, medyo kapag ka naipit ka, in denial ka pa. So parang gusto mong mag-revenge trade, parang gusto mong bumawi. So hindi dapat ginagawa 'yan. Ang ginagawa, okay, kapag ka, halimbawa naman nakabili ka dito. So halimbawa, nag-set ka ng stop loss mo. So halimbawa dito ka nakabili, tas stop loss mo dito. Or halimbawa sa baba pang ganyan, mga $0.07. Ang maganda niyan, lumipat ka na sa ibang crypto, tapos dun mo i-trade yung pera mo, kaysa naman nasasayang yung oras mo dito, 'di ba? Kung hihintayin mo pa siya tumaas, eh downtrend na nga, eh. Paano mo pa maihintay tumaas? Kapag ka downtrend na, kapag ka pababa, kumbaga ano pang hinihintay mo, nagsasayang ka lang ng opportunity sa ka-oras, sa kakaantay mo. Kasi may iba pang coins, 'di ba? Katulad ng mga iba pang altcoins diyan na mas ka-trade kaysa sa dito sa SLP. Pero for the short term nga, for the sake of the traders and mga scalpers diyan na gusto pa ring i-trade itong SLP, ginagawa natin ng video and nagsha-share din tayo ng insights kung paano ba maglagay ng entry point dito, kung saan ba dapat, 'di ba? And kundi saan dapat bumili, saan ba dapat mag-sell. So ayun yung dapat nating tandaan, yung market timing. So ang isang factor dyan is yung MA. So kasi ang MA or moving average, yung linya natin na blue, so ayan yung line na blue, makikita nyo na every time na gumaglide siya or tumatama dun sa price, umiilalim yung linya dun sa candlestick, is umaangat siya. So nagkakaroon ng quick reversal reaction. So ayun yung tawag doon, quick reversal reaction. So katulad niyan, yung kapag ka nag below na siya doon sa price action, ayan, nagkakaroon ng quick reversal dito sa makikita nyo sa candlestick na yan. So yung mga ganong signal or price action, pwede rin kayo mag-entry doon. Kaso lang, ilagay nyo lang yung pera na kaya nyo mawala sa inyo, diba? Just in case na halimbawa dyan. So ito naman kasi mga indicator na to. So hindi ito yung talagang guarantee. So sa trading, wala pong guarantee. Napapataas lang natin yung probability ng pwedeng mangyari through our knowledge, through our execution, diba? Sa market timing nga. And ito, kung makikita nyo, kung naglagay kayo ng malaking allocation dyan, kung nag-trade kayo ng malaking kapital, so lugi agad kayo dito kasi nga hindi nyo muna inabangan yung second na continuation ng candlestick. So, conclusion guys, marirecommend ba to for short term? Marirecommend ba to for trading? So, in my, sa aking trading perspective, as a trader, no, na traders nang may experience sa both a Philippine market, US market, pati na din dito sa crypto trading. So yung mga ganitong pattern kasi is hindi na masyadong tinitignan ng mga professionals also. Kasi nga pababa. And another thing, may iba pang mga coins na pwede nyong i-trade.
So, kasi dito sa SLP, makikita natin yung risk-reward ratio, mas malaki pa yung risk kesa sa reward, di ba? Ibig sabihin, kumbaga yung kikitain mo, 3,000, yung pwede mong maging loss is 5,000. So, mas malaki pa yung, okay, yung mas malaki pa yung potential loss kesa sa potential gain. Lalo na ganito, pa-downtrend ng pa-downtrend, okay? Ito yung high, tapos nagbuna naman ng lower high, tapos lower high, tapos yan, pababa siya ng pababa talaga yung kanyang signal. Kaya naman, ang marerecommend ko dito sa mga gusto pa rin mag-trade nito is abangan nyo muna yung mga reversal, di ba? Ibig sabihin ng reversal, kapag umangat dyan yan, magkakaroon yan ng continuation of bullish pattern, of bullish chart pattern. Ibig sabihin, matitrigger yung mga buyers dito sa mga price level na to na kung saan pwede nila ulit paangatin yung price for a short term kasi nga 1 hour time frame lang to. So, pareho din yan sa 15 minutes. So, pababa din. Kaso dito sa 15 minutes, kumbaga, yung signal and yung data na tinitignan natin is mas hindi relevant kasi nga the lower the time frame, the weaker the signals are. Diba? So, pero kapag yung time frame mo nasa 1 day, so medyo hindi pa siya volatile, hindi pa masyado malikot yung galaw niya. Pero kapag pumunta ka dito sa like 15 minutes, 5 minutes, dun mo siya makikitaan ng mismong price action. And hindi ito recommended sa mga long-term investor and mga medium-term investor kasi ito talagang minutes lang. So, pasok-labas dito, di ba? Parang ganun, parang buy and sell ka agad, ilang minutes pa lang. So, hindi po para sa lahat ang scalping din and day trading. So, iba-iba kasi tayo ng perspective. So, yan, makikitaan natin na, yan, umaangat siya, lumalaban pa rin kahit papano. Pero, kumbaga, mas naunahan pa rin ng mga sellers ito kaysa sa buyers. Kaya yan, tinitingnan natin pababa ng pababa. Sana man lang, umabot ulit siya dito kasi para na siya nagiging ano eh, parang waterfall, so pababa ng ganyan, umaangat ng konti, di ba? Pero overall perspective no ng 1 hour time frame is downtrend pa rin, pababa pa rin, kaya hindi siya marerecommend, di ba? Or hindi siya recommend sa mga beginners pa lang or sa mga gustong may willingness mag trade dito sa SLP pa rin. So pwede naman yun, hanap kayo ng ibang opportunity sa ibang coins, diba? Basta pag-aralan nyo lang kung alam nyo yung pattern para sa inyo, kung alam nyo yung strategy nagsaswak sa inyo, yung chart na nakikita nyo is good. Kasi may mga ganun eh, kapag isang kita nyo pa lang sa chart, parang hindi na siya magmamaterialize na gagana yung pattern na yun. Kaya lumipat kayo kasi madami namang opportunity dyan eh. Sa crypto market pa nga lang, 24/7 bukas yung market natin. Kaya, kumbaga 24/7 may aangat at aangat dyan na coin or crypto, di ba? So yun lamang para sa video na to, sana nakapagbigay ako ng makabuluang insights and analysis. So conclusion, sa ngayon mag-aantay tayo ng pagtaas dito sa mga levels na to. Kailang umangat siya ng 0.08 hanggang 0.09. So kung possible pa nga mga nasa 5 pesos. So, yung 3 pesos, sana umangat siya ng 5 pesos muna. And doon natin makikitaan niya ng momentum para tumaas ulit siya ng, sabihin natin, hanggang 10 pesos. Diba? So, paunti-unti lang ang pagsaset ng goals. Huwag agad yung mataas na mataas. Katulad ng, okay, abot na to sa 20 pesos. Diba? So, kasi kapag kagano nagiging unrealistic na yung point of view, yung analysis and yung insights natin, hindi na siya achievable or hindi na siya attainable, 'di ba? Kung iisipin nyo, logically, hindi madaling ma-reach yung target na ganun kasi at this moment, 'di ba? Yung tinitignan pa lang natin is yung pinaka mismong range na 'to. So basically, wala pa 'to, future projection pa lang natin 'yon. And ngayon, ayan naman, lumalaban naman itong SLP for the short-term perspective. So pwede pa rin kumita, basta, okay, alam nyo yung limitations nyo and alam nyo kung saan kayo bibili or kung saan yung entry point nyo and alam nyo kung saan kayo mag-e-entry. And alam nyo kung saan kayo bibili and alam nyo kung saan kayo magbebenta.
So dapat may stop loss din kayo diyan just in case na bumaba pa ng bumaba yan, and ayun, baka maipit na rin kayo. So maraming salamat sa panonood. And ang pinaka gusto kong malaman, guys, i-comment nyo kung anong insights nyo sa SLP, 'di ba? Kung ano ba yung nakikita nyong price projection dito, ano ba yung analysis nyo, and pinakamalaga, guys, ano ba yung solusyon na nakikita nyo para hindi na maging ganito yung price movement ng SLP. Kasi marami talaga na apektuhan yung mga traders, yung mga Axie Infinity players, yung mga scholars, yung mga managers, and also yung mga investors nito. So kawawa naman, kaya ina-analyze din natin lahat yan, lahat ng perspective, mapa-chart man, mapa-outside the chart perspective, and mapa-trading psychology din, kung ano yung market sentiment ng tao ngayon about dito sa SLP. So inaaral po kasi lahat yan. Yun lamang, maraming salamat ulit sa pagsuporta. Huwag nyong kalimutan mag-comment and i-share nyo na to and i-like para naman i-recommend pa to sa mga ibang tao at makashare pa tayo ng maraming knowledge sa iba. And God bless us all. Abangan natin tong price movement ng SLP. Tignan natin kung magbe-breakout na siya and kung angat ba talaga ng 20 pesos. So depende yan sa paniniwala nyo kung mag-invest kayo or mag-trade. So it is depend on your due diligence sa pagre-research and yung mismong values nyo, anong tingin nyo dito sa SLP. Maraming salamat ulit and God bless us all. See you on my next video analysis.